Go. Anong tanong mo? Sana muna po yung mga current events muna. Current events? Oh, sige, sige. Tara. So, ano pala ito, no? Yung YouTube channel natin. So, pag YouTube channel, yan. Ano yan? So, meron tayong sa hulo ng mga balita. Mga ganyan. Sige. Ito, magtanong na. Sige, yung ano ko lang po yung sa nalala ko na kasi diba sa sikat na sikat yung China. Ano ba ngayon? November what? November 22? Po. Po, nandito si paring Xi Jinping. Sige. Yung ano lang presidente ng China. Sige. East versus West po, nabasa ko doon sa Matthew. East versus West. Okay. Ano po yung ano yan? Talagang... Isang teorya na may ibang mga eschatology sa labas na sa huling araw, lalo na sa Armageddon. Yung Battle of Armageddon, pagkatapos bumagsak ng South tsaka ng North. Okay? Global ito ha. Hindi na, wala tayong panong magdetalye kasi ano lang ito, parang current events. So yung matitira, yung China and the rest of his allied, no? At saka yung West, Europe, America, etc. No? So yun maglalaban daw, sabi dito sa isang teori nito. Ito yung eschatological question na kung saan nakikita na natin yung parang totoo rin, no? Na nandiyan ang China. Nung araw, basa ko yung mga ibang mga komentaryo dyan, ng iba't ibang mga theologians, historian, etc. Ngayon palang parang nagkakaroon ng reality, okay? Tulad ngayon, no? Nandito nga kapon si ano, si paring Xi Jinping. Nananakop yan, okay? Sa naalala ko tuloy sinasabi ng kasabihan, beware of the Greeks, especially when they bring gifts. Yan lang masasabi natin, baka kala lang politiko. Baka kala lang politiko tayong pulpul. Hindi, yun lang. At mag-ingat sa mga ganyan pagka may dala regalo. Okay? At saka sabi sa Bible, ang mga nangungutang, alipin ang mga nagpapautang. Okay? Isang komentaryo naman yun. Ha? Sige, marami pa tayong masasabi doon. Kaya lang, manood na lang sila ng komentaryo sa TV, sa radyo, tsaka sa dyaryo. Sige, ano bang tanong mo? Yung ano, last days na kasi, kaya naus yan. Sige. Nalala ko lang noon kasi yung may karibate ako dyan sa ano. Yung si Lucifer, pagka sinabi mong tao siya, talagang ano ko, sabihin kang ano, oh, wala sa Bible yung heretic ka. Well, una nagugat yung ganyan kaisipan, at saka yung tanong na yan, doon sa traditional na kaisipan ng mga Christian sa labas, na karamihan, evangelical. Nasa ngayon, nawawala na ng... say yung mga evangelical sa Amerika, no? Karamihan sa kanila, wala na. Wala nang nakatiting na bigat ng theological soundness, nawawala yun. Di tulad nung, kami nung araw na 1980s, medyo marindi pa mago. Kaya nauso rito yung mga born again, isa ko sa mga may kasalanan. Okay? So, ang tanong mo ay yung bakit si Lucifer ayaw nilang paniwalaan dati na tao. Na-faith siyang tao. Po. Well, unang-una, akala nila kasi yung Bible inerrant tsaka infallible. Absolute, ha? Ako, sinabi ko na kahapon, ng Bible, salita ng Diyos, pero mas mayroong mas mataas dyan. Yun nga yung gospel ng Panginoon Jesus, next yung kabuuan ng Bible. So, as far as inerrant siya ng infallibility, mas inerrant. Mas infallible ang death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Cristo. In fact, sabi ni Paul, nasa Bible, sa 1 Corinthians 15, yun ang pinakamahalagang aral na nakakalimutan ng matiga Corinto at ng buong daigdig. At meron pang mas mataas. Sinabi ko na nung isang araw, i-review lang kita, yung maliban sa gospel, si Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ, siya yung verbo na nagkataon tao. Sabi siya rin sa Bible, sa Revelation chapter 19, verse 13, ang pangalan niya doon Word of God. Bagamat sa una, sinabi niya, wala nakakalam, ganyan. Sikreto lang. Kaya lang, sa pamantang uli, sabi ron, the Word of God. Si Jesus Christ. Compare mo si Jesus Christ, saka yung Bible, sinulat ni Paul, sinulat ni Matthew, ni ganito. Siyempre, doon na kay Jesus Christ. Now, hindi ko sinasabing hindi natin pinapaniwalaan na inerrant at infallible ang Bible. At ay certain context and extent, pwede yun. So, lahat naman sinasabi ko, relative lahat to, kasi meron pang absolute na hindi ganong nakikita ng iba. Ano, alam mo ko na yun? Pagamat alam nila yung Bible. Alam mo kung sino? Di yung verbo. Yung pinanggalingan ni Jesus Christ, actually, yung ibig sabihin ng verbo, salita. No? Hindi ganong panukala. Salita, okay? Ang salita ng Diyos, originally ay ang Diyos. Okay? Yung verbo, nakasama yung Diyos, at ang verbo ay Diyos. Pansinin mo yun, ha? Dalawa yun. Gusto kong sumantalay ng tanong mo para erase agad yung ganitong, sabihin na natin, theory din, no? Kasi progressive ang Diyos eh. Hindi siya nagbabago eh. Tayong nagbabago. So, nasabi ko lang yung progressive, kasi meron sa theology rin na tinatawag na progressive theology. Kaya lang, hindi rin ako sangayon doon sa mga medyo makitid na kaisipan ng mga philosopher sa Europe at ng Amerika. Alam mo naman mga kaisipan, nagbabago, parang current events, no? Ang nakikita ko, Diyos lang ang immutable, impeccable, lahat na lang ano,
attributes ng pinaka siya yun, na mabuting Diyos. Okay? Now, ang Diyos mag-o, para masamantala ko itong question mo, ha? Ha? Mamaya, balik tayo kay Lucifer. Ang issue, tao ba yun dati o hindi? No? May dami kong masasabi ron, pero tabi muna natin, ha? Balik muna tayo dito sa Diyos. Kasi mahalagang usapan, kahit sa Bible, in the beginning, God. Okay, simulan natin doon. So, sino itong God na sa oras na ito, November 22, 2018, ang nakikita ko, okay, sa aking isip? Ang Diyos mag-o, dalawa, pero isa. Parang ikaw, nakanang nanay mo, tatay mo, pero isa, ikaw si mag-o. Parang mag-asawa sa bahay na kung saan may nanay, may tatay, isa, sa isang bahay. Parang ganun, di ba? So, marami pa akong masasabi, punta tayo kay Jesus. Si Jesus Christ, sabi sa Bible, siya yung perfect visible image of the invisible God. So kung gusto nating makilala yung Diyos kahit papano, kailangan kilala natin ang Panginoon Jesus kahit papano. Okay? Depende sa degree ng pagkakilala mo, yun ang makikilala mo sa Diyos. Okay? So si Jesus Christ muna, huwag yung verbo tsaka yung kasama niya yung Diyos doon. Na kung saan pinagdidebatihan ng walang patumangga ng mga theologians, ng mga debatista sa mga kanto-kanto. O dali natin sa konkreto si Jesus Christ. Si Jesus Christ, yung nandito sa lupa, yung buhay niya magmula kay Mary hanggang doon sa Calvary, hiwalay natin yun kasi medyo ano yun, subject for interpretation na naman. So bagay, pati yung susunod yatang sasabihin ko, subject for interpretation, but nevertheless, dapat nilang maintindihan na si Jesus Christ nung ma-resurrect, siya'y kumakain, etc., diba, nakikalubilo sa mga tao, natural body, okay? O pero, resurrected siya, ang ibig sabihin, yung kanyang angelic body nandun na rin. Nakakapasok siya sa mga saradong pintuan, di siya sakop ng natural law, diba? O, nandiyang visible, etc. So, angelic ang tawag doon, nag-level up yung body o natural body to soul aspect na kung saan meron na resurrected body kasi tapos na yung gospel, in death burial niya, okay? So, tapos, after 40 days, makit sa langit, nagkaroon siya ng tinatawag na glorified body. Pero siya spirit, no? So, nagsimula sa body, tapos sa resurrected level, ang tawag natin, angelic. O, tapos, yung ita, spirit, glorified. O, may kanya-kanyang body yan, magawa. So, dalawa ng dalawa. O, sa taas, si Jesus Christ ngayon, sa universe, sa langit, spirit siya. Na may glorified body. Huwag pagsasamain na parang pareho lang yun. Hindi. Iba yung katawan ng spirit, iba yung katawan ng soul, iba yung natural body na yan na potential na may soul at spirit. O, maliwanag yun, ha? O, so, sino si Jesus Christ ngayong oras na to? Siya ay spirit na may glorified body. Yun ang perfect visible o sabihin natin, invisible image din, no? Pero maliwanag na yung doctrine sa Bible, hindi na ganong pwedeng pagdebatihan to, si Kristo ay nasa langit, glorified. In fact, pagbaba niya, angelic, dyan sa Mount of Olives, at magiging natural man na ganito. At pwedeng maging angelic ulit, maging glorified. Body, soul, spirit, soul, body, paket, pababa. Okay? So, ba't ko dinidiscuss ng medyo mahaba to? Kasi nga, inalam natin kung sino yung Diyos Ama. Okay? Ang Diyos Ama, yun ang pinanggalingan ni Kristo nung araw, ang tawag sa kanya, verbo. Pero may kasama. Okay? Ang kasama niyang yon ay sino? Elohim. Huwag na natin bigyan ng pangalan, lalong gugulo. Spirit, di ba? Parang si Jesus Christ, may spirit. Di ba? May spirit ngayon sa universe. Ang katawan niya ngayon, universe. Okay? Yung domain, yung kaharian niya. Pero yung pinakano niya ron, pinakakasama niya, expression niya, logos niya, o kaya yung verbo, ay yung naging Jesus Christ. Okay? Parang pinakakatawan din niya yun. At yung pinaka-spirit niya, yun nga, yung kasama ng verbo. O sa dalawa yan, ha? Pero isa. Okay. Yung isang yon parang ikaw. Dalawang nandiyan, pero isa. Parang yung ano, yung parang yung bahay, may dalawang mag-asawa, pero isang mag-asawa. Pero may bahay. So ang Diyos may pinakabahay, may pinakakatawan, may pinakadomain, may pinakakarian. Wala nga lang hanggan. Walang infinite, sabi nga natin sa Ingles, at saka eternal. Now, na-describe ko pa sa iyo ang Diyos? So ang Diyos, kaya tayo may concept na body, soul, spirit, no? Ang nakikita lang natin ngayon ay medyo maliwanag dahil kay Jesus Christ. Kaya ang Diyos ay verbo, kasama ang Diyos, at ang verbo ay Diyos. At yung dalawang yon isa. Pero pati yan, pagka marami ng tao o universe na sa magsisimula sa New Heaven and New Earth, bubuo na naman yan ng isang napakalaking mega universe na kung saan nakapattern na naman yan.
sa Diyos. Actually, sa New Heaven and New Earth pa lang, nandun na yung kamukha nitong pattern ng Diyos na ito eh. Kaya si Jesus Christ. Diba? Doon sa New Heaven and New Earth, may New Jerusalem. Ang Diyos nandun, merong kordero. Tapos nandyan yung bride, nandyan yung church. Diba? Yung New Jerusalem. Diba? So, dalawa ng dalawa. Yung dalawa doon na pattern ng Diyos Ama, dalawa pero isa. Tapos yung sinusugo niyang Holy Spirit sa mga universe o kaya sa mga tao sa universe, laging mayroong representative yung verbo, ang tawag, kordero. Laging may representative yung kasama ng verbo na spirit, ang tawag, yung Diyos Ama. Ako mo? Bagamat yung verbo at saka yung spirit, Diyos Ama lahat yun. Pero nakapattern nga sa kanya eh, di ba? Nung gawin niya ang tao, si Adan at si Eva, according to his own image, feminine, masculine. Pero wag nilang sasabihin na ginagawa akong babaeng Diyos, ha? Kasi gumagamit lang ako ng tinatawag na anthropomorphic statements, okay, events, para maintindihan natin kung sino yung pinag-uusapan nating Diyos. Pagkaya mo siya ng usapan, ang salitang ginagamit namin, anthropopathic, okay? So, pagka kamay ng Diyos, katawan ng Diyos, itsura ng Diyos, ang ginagamit, anthropomorphic term, no? Mga Greek terminology na kung saan. Hindi man kailangan, ano eh, hindi man kailangan pagdebatehan yan. Hindi lang natin kasi nakikita ang Diyos sa ating mga naked eye, pero gumagamit tayo ngayon ng pag-aambing, okay? So, nabigyan ba kita ng idea kung sino itong Diyos na pinag-uusapan natin? May mental image na konti. As history goes on or unfolds, yan, nakala natin lumalaki ang Diyos. Hindi ha, pics ang Diyos, kaya lang talagang napakalaki niyan. Nakikita lang natin yung appropriate o dispensationally appropriate doon sa kalagayan natin. Para ngayon, iba yung dealing ng Diyos. Doon sa 7,000 years of history, mayroong blue code, may red code, may yellow code. Nabanggit ko na ito sa ibang video natin. Meron nila tawag na millennium. Puro dispensation yan, tsaka new heaven and new earth. So basically, 7,000 years yun. At yung lampas ng 7,000 years, doon natin lalo makikilala ang Diyos. Pero sa ngayon kasi, kilala lang natin si Jesus Christ. Diba? Siya yung nag-reveal ng kapahayagan ng Diyos. No? So, yun nga, lagi natin sinasabi, prophet si Kristo for 4,000 years, bagamat prophet, priest, and king siya ron, ang naka-focus sa yung pagiging prophet, nang dumating na si Jesus Christ, priest, bagamat prophet pa rin siya, tsaka priest at tsaka king, kaya lang ang major, priest. Hindi nakikita naman Christian sa labas to eh, kaya tuloy naguguluhan sila sa theology. Yung rightly dividing the offices of Jesus Christ. Tsaka yung ano, yung kingship ni Jesus Christ, hindi pa ngayon. Sa millennium pa lang yun. Kaya hingi tayo ng komisyon, wala nangyayari kasi hindi pa siya king. priest siya, di ba? Now, hindi ko ibig sabihin hindi sumasagot ang Diyos through Jesus Christ. Pero hindi nakapokus tayo ngayon sa kingship niya. Hindi pa panahon. Okay, marami pa akong sasabi doon, pero balik na tayo sa issue. Yung... Na kung bakit si Kristo kanina, yung dulo ng tinapos kong ano na to, tungkol sa Diyos, tungkol sa dispensation, si Kristo, ano na, tapos na yung kanyang kingship, ando na sa New Heaven and New Earth ang usapan, siya nagbalik na sa pagiging Diyos. Ayon sa 1 Corinthians 15, verse 28, babalik si Kristo sa kalagaan niya, at susurrender ang kaharian, yung i-relinquish ang kanyang office, ibabalik na doon sa Diyos Ama na kung saan pinanggalingan niya. Okay? So, doon tayo sa ano, doon tayo sa dating kalagaan niya, nung wala pa yung redemption history, hindi pa sa nagkakatawang tao, hindi pa, wala pa yung 7,000 years of parenthesis na sinasabi natin sa eternal history, sino yung Diyos doon, di ba? Hindi yung verbo nakasama yung Diyos at ang verbo ay Diyos, yun ang nagkatawang tao. So, bago nagkatawang tao yung verbo mago, nangyari na yung panahon ng Luciferic era. So, before Adam, na ginawa yan on the 7,000 years after the fall of Lucifer, bumagsak nga lang, kaya naging 7,000 years, yung 7,000 years doon na hindi nangyari, na para bang ikapitong araw, kaya lang may equivalent na pito ng libong taon. Nung araw, nung si Lucifer, pagkatapos ng fall, tao yan. Kanina nga, nakikinig ako sa isang YouTube video na kung saan natitheorize na nila na before Adam, meron tao. So, pilit silang gumagamit ng Bible na naunawaan ko kasi nakakulong sila sa Bible mentality. Biktima sila ng bibliolatry ng mga evangelical Christian na masyadong dinidiyos yung Bible na, bagamat sabi ko na sa iyo kanina, naniniwala tayo na yung Bible ay salita ng Diyos. Pero sabi ko kanina, maraming ano yan. Antas yan. Actually, marami pa akong hindi sinabi kanina. Sa ngayon, meron pang Bible na hindi naintindihan ng mga Christian. Yung mga Christian. Ang tawag nga ni Paul dyan, living epistles of God, okay? Kasi nandyan ang Holy Spirit sa tunay na church.
Ang tingin ko, kaya nag-away-away mga Kristiyano ngayon mag-o, sa doktrina sa bundaydig, wala silang Espiritu. Ang pinagbabasihan nila, yung Bible na initially inspired ng Holy Spirit, kaso walang Espiritu mga nagbabasa, nagkanya-kanya silang theory, di ba? Halimbawa, ito na nga, yung tanong mo, si Lucifer ba, nung araw, tao, sabi mo, tao. Binabasa mo yun actually sa Isaiah, kung Bible ang usapan, chapter 14, verse 16. Okay, okay, basahin na lang yung buong context. Na si Lucifer, tao, okay, dati. Kaso, sa kanila, hindi nila matanggap yung sabi sa Corinthians, sabi ni Paul, ang first man daw, si Adam, at totoo rin naman. Yung proto, yung tinatawag, no? Kaya tinatawag na prototype, yung mga naunang mga ulma. So, but before Adam, kahit si Paul, aminin niya ngayon, meron pang tao noong araw. Hindi lang matanggap yun kasi ang kasalanan daw, nagsimula lang kay Adan. Hindi totoo yan ha. Ang kasalanan nagsimula bago pa si Adan magkasala. Ayun nga si Lucifer, no? Kaya nagkaroon ng tinatawag ng mga destruction noong araw, pati yung mga dinosaur fossils na nakikita na ngayon, na ang hirap paniwalaan eh, galing sa 6,000 years. Ako, hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako ng ang daigdig. Matagal na yan. At least 12,000 years. Ang story mula kay Adan, 6,000 years, walang question doon. Now, yung mga dinosaurs na kung siya nakikita, yung mga fossils na ngayon, na talagang hindi mo pwedeng pagdudaan, na baka mamaya eh. Oh, hindi mo pwedeng pagdudaan, na yan, higit sa 6,000 years. Which is totoo. No? Na nung panahon ni Lucifer, ang daming mga dinosaurs, hindi lang dinosaurs, mga dragon, etc. Mga titans. Mga malalaking tao. Oo, oh, hindi lang natin ma-describe dito ng ano, kasi wala tayong video, audio lang ito. So, meron. Yung mga tao nung araw nag-evolve. Oh, hindi Darwin yan. Walang kasalanan. Totoo rin. So, yung mga sinasabi na, walang kasalanan. Kasi ang kasalanan talaga, nung lang bumagsak siya daan sa pagkaka, ay, si Lucifer, tapos dinamay siya daan. But, before that, 6,000 years, walang kasalanan mag-o. From the day God created Lucifer, hanggang doon, sa 6,000 years, after the, before the fall, walang kasalanan. Pero anong nagkasalanan si Lucifer, di ba, ayaw niyang pa, kumbaga sa tao, kumbaga sa ubo, ayaw niya pa-fertilize, kumbaga sa tao, ayaw niya yung mag-asawa, maganyan, magkaroon ng kapartner yung babae, kumbaga sa pamahalaan, ayaw niya yung government, gusto niya, puro mamaya na anarchy, mangamang ganun ba? So, nagsimula nung bumagsak siya doon, ang rebellion ni Lucifer to Satan, nagkasala na, doon na yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kaso, hindi nakikita ng mga sumasamba sa Biblia to, kasi nga, puro Biblia. Bagamat kung i-strictuin natin ang usapan at may Holy Spirit sila, makikita rin nila yung tanong mo kanina, kung si Lucifer ba yung tao o hindi. In the first place, tao yun, nag-evolve lang into angelic, to glorify the spirit na may katawang glorified. Wala nga lang genes of God, okay? Kaya, bagamat ang tawag pa rin sa kanila, sons of God. Ang problema, pinag-alo-alo to eh. Parang yung son of man, son of God. Okay? No. Si Kristo, son of man, son of God. Hanggang ngayon, di naintindihan ng mga theologians. Ang ibig lang sabihin ng mag-o, para sundin ko lang itong usapang ito ng karang dating, parang chapsoy, pero hindi ako naalis sa good question. No. Alam mo ba yung ibig sabihin ng son of man? Para lang magkaroon ng idea yung mga nakikinig sa atin. Anak si Mary, galing sa lupa, galing sa creation. So, para maging anak ka ng Diyos, kailangan hindi ka lang sangkap ng Diyos, kundi sangkap ka rin ng creation. Para maging Diyos ka, dapat wala kang sangkap ng creation. Puro ka creator. Ay ba yun? Si Kristo, bago pa magkatawang tao na merong sangkap ng pagkatao ni Mary, o kaya ng creation, Diyos yan eh, may verbo. Kaya lang, sinugo ng Diyos, hindi naman siya parang nawala doon, siya lang nandito lahat. The Spirit, no? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, kinonceived si Jesus Christ by the power of God, the Holy Spirit. Sabi. So yung Holy Spirit, yun ang sinasabi natin, naging 23 chromosomes. He became a holy thing. Hindi persona yun. Bagay yun. At yun ang nag-fertilize sa ubo ni Mary, at 23 chromosomes, 23 yung sa Diyos, at 23, tanda mo, number of death. Okay? Okay. Pero sa isang banda, hindi rin. Okay? Pero pag pinagsama mo yun, buhay na yan. Pag sinabi kong number of death, ang tao kasi, halimbawa si Lucifer, nung araw, nung glorified na, mag-o. Kumbaga, 23 chromosomes lang ng universe yan. Okay? Alam bakit? May body, soul, spirit. Ano na yun? May buhay na yun. Relative na buhay. Wala nga lang absolute na buhay. Kasi wala pang, kumbaga, genes of God, yung Holy Spirit na galing kayo sa Verbo at sa Diyos Ama, na sinusugo sa the universe ng araw at sa daigdig. Eh, wala pa siya, no? Gets mo? Malabo, no? Medyo. Pero liliwanag ito kapag... tumatagal na tayo nag-explain, sinasagot ko lang yung tanong mo na si Lucifer ba?
ay dating tao. Oo naman, no. Oh, napilit lang. Nag-umpisa lang sa kanilang mind yung tinatawag na Paul sa Samson. Na si Lucifer. Angel agad daw. Kaya pag ganito ka na mag-explain, sabi nila, saan sa Bible? Saan sa Bible? Eh, samantalang nandiyan sa Bible. At ako, hindi ko kinukuha sa Bible. Itong sinasabi ko, bagamat nandiyan sa Bible, patunay lang talaga na may Holy Spirit tayo. Kasi pag may Holy Spirit ka mag-o, i-re-reveal ng Diyos yung mga bagay na malabo at patuloy na i-re-reveal. Hanggat kinakailangan, as long as it is needed, yung mga doctrine. No, doon din natin kiniklaim na alam natin lahat, ha. Sinasabi lang natin na panahon na ngayon para malaman yung mga ibang mga kasagutan sa mga question ng araw ng dating mystery. Okay? Ano pang tanong mo? Romans 6, lo. Romans 6. Sige, yung word kasi na ano, kalakip, lo. Yung, na ano ko lang kasi yung pagdadaan ka ng gospel. But yun ba, patuloy pa lang sa sin. Narinig kaya yung sinasabi mo? Narinig. Ano lang, parang bawa yung sa case ko. Yun, yan, parang license to sin kasi iligtas na ako. Ganyan. Okay, ganito. Okay, malalim na naman yung question mag-o. Actually, yung interpretation natin sa gospel, pwede rin abusuin yan. Katulad lang ng mga interpretation nung araw ni na Calvin, na nawi kung minsan sa abyos. Yung, pero wala namang layo ng ganun si Calvin, palagay ko nung araw. Kaya lang, parang philosophy, Platonic philosophy, tapos naging Plotinus philosophy, tapos ngayon corrupted philosophy na naipil Plato. Parang si Epicurus, napagganda ng layunin ni Epicurus. Lumigaya ang tao, masarapan ang tao, kaya lang nasira ng hedonistic philosophy. Kaya ngayon, pag pinag-uusapan yung hedonistic philosophy, nadadamay si Epicurus. So ganun din yung mga sinasabi nating doctrine sa Bible mag-o. Yung Ephesians, Romans 6, na originally, ang gusto lang ipalawanag dyan ng Diyos o ng Holy Spirit through Paul, eh yung tao, dumanas si gospel, namatay na, nilibing, nabuhay magulit, umakit sa langit, babae ng Holy Spirit, at pagbaba ng Holy Spirit, may liberty. Yung liberty na yon, pag pinag-usapan natin theologically sa Bible, mag-o, pwedeng abusuin. Okay? Malaya na kami, pwede na kami kumuha ng lahat ng to the pure, everything is pure, all things are permissible. Ganyan. Kasi nga, once saved, always saved. Nasa langit na kami, etc. Which is true naman sa isang banda. Kaya lang, baka naman hindi talaga naintindihan. Totoo rin na baka in the first place, hindi rin talaga naborn. Again. Kaya nagpapatuloy sa kasalanan. Nakala niya, hindi kasalanan kasi sakop ng kanyang once saved, always saved. So, napakalagang tanong niya. Kung akong tatanungin mo, ito na nga sagot ko. Tiyakin lang natin na dumaan tayo dyan. Namatay tayo, nilibing, asin namatay, nilibing, nabuhay mo galit, asin tumakit sa langit, at tagaroon na tayo, nandito ang Holy Spirit, plus yung bago nating nature na sinasakop o pinupuspos ng Holy Spirit ni Kristo, o kaya ng Diyos Ama. At pag ganun, wala tayong gagawin kundi yung gawain niya. Yun nga, yung evangelism at discipleship. So pag nasa bahay ka, yun lang inisip mo. Kung paano mawiwin yung nanay mo kung di pa saved, in the first place, hindi mo na nanay kasi namatay ka na. Kaya lang, masigit mong mali yung nanay mo, mga kapatid mo, tsaka yung tatay mo, kung sino man yung kapitbahay mo dyan, na kahit kaaway mo, masigit mo silang mahal ngayon kaysa dati, kasi dati mahal mo lang kasi nanay mo, kapatid. Ngayon mahal mo na sila kasi ang Panginoon na namatay para sa atin, yung buhay mo, at kahit kaaway mo yung nanay mo, tatay mo, mahal mo na sila ngayon. Higit kaysa dati. Gets mo? So hindi mo gagawa ng masama yan, pati yung mga kapitbahay nyo, kasi mahal ng Diyos yan. At yung iba dyan, kaaway natin mabuti. Lahat ng tao, kaaway natin kasi ang Diyos ang buhay mo. Kapon diniscuss ko to. At pagka Diyos ang buhay mo, ang tingin mo sa mga tao mag-kaaway, patayin mo yan. Sa pamamagitan ng pagmamahal na gospel ang target mo sa kanila para mamatay sila ilibing. Kasi ang kaaway pinapatay. So, nung araw, pinapatay mo yan, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, ay talagang kay Satanas yan, binabaril. Pero sa ngayon, pinapatay sila, para mawala lang yung kanilang old sinful nature. Ang karoon ng bago, pasukan ng genes of God, yun na yun, no? So, loving your enemies, ayun ang ibig sabihin, okay? Pero may ipang ibig sabihin ng loving your enemies, hindi natin sinasara doon. Ngayon, hindi pwedeng abusin yan, ha? Hindi porque si Kristo ng buhay mo, ang Diyos ng buhay mo, walang patumanggang games, walang patumanggang ganito. Kaya ka nagkakasorize, napapalo ka. Napalo pa ka lang. Okay, hindi. Marahil iba naman ang dahilan. Baka sumobra yung alam mo. Yung pag-upload mo, ng games. Ay, mali. Sige. Ano pa? Hindi na ako mag-games. Ano pang tanong mo? Ano pa? Yung papa mo, mahilig sa isyong Rex. Lex. Ganyan, di ba? The King is the law. Ang political explanation niya, mahaba. No? Hindi ko na tatalakayin sa ibang araw na kapag tinatanong mo ako kung bakit nagkaroon ng tinatawag na
phrases na kumisan eh, Latin na lex rex rex. Ang ibig lang sabihin ng lex rex, the law is king. Oh. Ang ibig sabihin ng rex lex, the king is the law. Sa political science, halimbawa, hari ka, o rex lex. Pag halimbawa, constitutional form of government, constitutional whatever, eh, mayroon kayong batas, ganyan, at yun ang umiiral na philosophy dyan, eh, no man is above the law. O, ang tawag doon, lex rex. O, sadali natin agad sa Christianity kasi Christian context. Pag sinabi sa Old Testament na sila ay under law, lex rex, okay? Pag sinabi sa New Testament, which is the grace period, ang tasawin ng mga theologians, nasa grace period tayo ngayon. Dito, rex, lex. Ang mga Old Testament people, mabalikahit na nga tayo doon, yung mga Old Testament people na Israelites, mga Udyo ang tawag, dapat sana yan eh, rex, lex. Ayaw nila. Ayaw nila yung pinamumunuhan sila ng Diyos. Gusto nila tao, like Saul. Nakigaya sila sa kapitbahay nila mga bansa. Kaya tuloy sila, lagi sila napapalo. Pero ang dapat sa kanila, theocracy. Buti pa yung mga Muslim, kung saan nasisilip nila to, no? Kaya meron silang Sharia law. Ang mga Christian, ngayon, ayaw nila. Okay? Maliban sa mga kulto, which is kulto pa rin. O, yung mga tao ng araw, yung mga Israelita, yun nga, pag nagbabalik na sila sa theocracy, may hari sila na talaga maka-Diyos, sinusunod ng kautosan, etc. Pinag-bless sila. Pag hindi na, nakigaya sila sa libunan, kung ano nalang ginagawa lang para secular na, pero religious pa rin dati. Palo ang inaabot nila. So, sa panahon ngayong mago, under grace period, dapat sana, ano tayo eh? Dapat theocracy rin. Mabot. Jesus is Lord, di ba? Ang kaso, hindi rin eh. Karamihan naman Christian, hindi naman Christian. In fact, hindi man karamihan, lahat na yata eh. So, natural, babagsak sila doon sa kanilang dating gawi. Kumbaga, wala naman nagbago sa kanila. Under law pa rin sila. Under sin, o penalty, o death, no? Punishment. So, yun ang nangyari dito sa daigdig. Kaya secular o kaya religious, nandun yung rex lex, lex rex. Wala ka bang itatanong kung ano yung church? Sa ngayon? Dapat tayo rex lex. O ngayon, pero merong relatively lex rex. Halimbawa, ikaw yung pastor dito. Ikaw yung elder dito. Ikaw yung sinugunan ng Diyos dito. Bagamat lahat naman ay sugo, basta't may Holy Spirit. Kaya lang ikaw yung bisugo. Okay? Big sugo. Hindi kita binubuli ha, kasi malaki ka. Pero ikaw yung pinaka-pastor. Gumagamit lang ako ng terminology na millennial. Okay? Big bisugo. Okay? Ikaw yung bisugo. Ikaw yung pastor. Ikaw yung ministro. Ikaw yung pari dito. Halimbawa, ganun, no? Intindihan naman nakikinig yun, okay? Ikaw, meron kang tinatawag na mandate, no? Yun nga, sa glory ng Diyos, yung church, kailan, dalisa, etc. So, ikaw yung magli-lead sa mga member mo, sa kawan mo, kumbaga, in the name of God, in the name of Jesus, para i-prepare mo sila, hindi lang sa rapture, kundi yung ultimate na kamatayan nila, dapat mamuhay sila na may kabanalan dito, okay? So, yung utos mo, nagiging rex, lex, okay? Galing kasi sa'yo. Pag bumagsak na sa kanila, nagiging lex, rex. So, una, rex, lex. Kasi galing sa'yo. Nangungusap ka sa pangalan ng para kang ano, para kang biker ni Jesus Christ. Okay? Para kang pope. Kung Katoliko ka, para kang pope. Kumbaga sa sugo sa labas ng mga kulto, ikaw si ganito, ikaw si ganon, no? 'Di ba? Alam mo na, ayaw natin magbanggit ng pangalan, baka bukas may sampi na tayo. Sa kanila, masama yung kulto, di ba? Sige, bagamat ang kulto, wala naman talaga masama. Sa Pampanga, nung bata pa ako mago, pag sinabi ng tatay ko, alis ako, anak, at diyan ka muna, magbantay ka ng tindahan at ako'y magkukulto. Ibig sabihin, makipag-Bible study. Tayo saan ka galing? Sinabi ko na sa kulto eh. Mabuti sa kanila yun kasi nga, nagbabible study. Abay ngayon masama na. Pag sinabing kulto eh, di ka naniniwala sa ganito, ganyan. Misan, di ka lang naniniwala sa Trinity, kulto ka na. Di ka naniniwala sa salvation by grace through faith, kulto ka. Nag-iba yung meaning. Samantala, yung ibang alam nilang kulto, nag-aalay ng mga birhen, ganyan. Pinapatay, ganito, ganyan, ganyan. Umiikot sa nag-aapoy na pentagram. Di ba? O culture. Parang salvage, you know? Pero ano ba yung tinatalakay natin? Baka nawala na tayo subject. Ano ba yung tanong mo? Okay ba? Ano pa? Hindi, samut-samut na to kasi wala naman tayong talagang topic ngayon. Pero mamaya meron, ha? So, ang dami nating natalakay. Yung Diyos, di ba? Romans 6. Ano pa yung iba? Yung lex, rex, rex, lex. Okay? Yung ano, yung... Ah, ba't tawag doon? Sa repentance, may metanoia ba yan? Ang salitang repentance, sa sabi ng ibang mga Greek scholar o whatever. Hindi naman ako expert sa ganyan. Tsaka hindi tayo kailangan maging expert sa ganyan. Nakikita ko yung mga pinagmamalaki ng mga ibang nasa YouTube. PhD, THD. Parang ako nung araw, gusto ko talaga yung ganyan. Ngayon din na eh. Napuna ko, sila yung mga makabagong pariseo, saduseo, eskriba.
na kung saan nire-rebuke ng Panginoon Jesus, nire-rebuke ni Paul, no? At ngayon, mas gusto ko pa nang tawagin ano, yung kahit ano lang, eh, di ba? Kumisa nga, natatawag tayong demonyo, satanas. Saka mga balls. Wala naman sa akin yun. Kasi ang Panginoon lang talaga yung scorer, di ba? So, yun nga, yung tinatawag nating ano, yung sinasama kanina, yung topic mo. Ay, ano po, yung kay sa tao? Ah? Ah, yung kay, sa kay Roman 6. Oh, pero natalakay ko na yun. Ay, yung, mali, ba't ko nabanggit yung mga Sadducee? Yung ano po, yung rebuke ni Paul. Ah, yung. Ano po, yung, sabi yung mga anak kayo ng mga lupong, gano'n. Pero yun lang nga, Mago. Ang posisyon na dito, kaya nabanggit ko na naman itong komisyon, hindi ko man dapat banggit eh. Kaya nung umaga nga, nire-rebuke yung dalawang kanuron sa The Gospel yung Truth. Hindi raw sila nag-aral, hindi sila theologian, etc. Eh nakikita ko sila yung pinakamagaling eh. Nasisilip nila yung ano eh. Nasisilip nila yung hindi nasisilip ng iba. So, bagamat di pa nila nakikita, kaya kanina, inano ko eh, nag-comment ako. Ako, pakinggan nyo yung Gulisak the Ark. Ano ang Tagalog? Meron silang application. Pwede lang translate dyan sa... At saka siya nga pala Mago, kanina, maalala ko lang, no? Ang talagang, ano, ang talagang issue sa huling araw, ngayong huling araw, Pilipino. Ang salita, Tagalog. Wow. Tagalog. Hindi dahil sa hindi tayo marunong mag-English. Pakinggan nila yung video ni Billy. Marinding ang English ni Billy. Okay? Divine comedy. Alam mo, ang English, karamihan galing sa Greek, galing sa Latin, galing sa ganyan. At ang Greek culture, Hellenistic, hindi gano'ng ano yan. Questionable yan. So, yung mga nag-Greek-Greek sa akin, yung they sound like Greek, tingin ko dyan, mga ano eh, mayabang, mga ano lang eh, di ba? Pinapakita lang, nag-aaral sila. Kaya ano yan, ayaw ni Lord, di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung mababa ka. Sino mang gusto maging dakila, maging mababa. Kaso, ang problema, pagka sumobra naman yung emphasis mo doon, we are so proud to be humble. Ganun din. Humble to be proud pala. Mayabang ka rin. At teka mo na, baka pwede na butulin yan. Iba na naman.